Alam niyo na ba ang latest? Pwede na magbayad sa palengke sa iba't ibang pamilihan at pampublikong transportasyon kahit walang hawak na cash. Ipinakikilala ang Paleng QR PH Plus. Ipinagdiwang ng Lungsod ng Pasig ang paglunsad ng Paleng QR PH Plus nitong nagdaang March 3, 2023 na ginanap sa Pasig Mega Market araw ng Biyernes. We would like to welcome all of the stakeholders for today's event, the City of Pasig, and we are very proud that once again, the City of Pasig has been chosen to be the first NCR city to launch this very worthy project. So palakpan po natin ang ating Lungsod ng Pasig under the leadership, of course, of Mayor Vito. Kung wala ang LGU, hindi successful ang Paleng QR program. We are happy to note that 2,100 vendors out of 3,302 are already onboarded. Kanta natin. Maaasahan niyo po ang buong pusong pagsuporta ng BSP sa implementation ng Paleng QR. And ito naman po ang core ng Paleng QR PH program, bringing BSP closer to the people. Maraming salamat po. The DILG is of course committed to providing full support for the successful implementation of this program. And would like to thank you for including us in this program. At makakaasa po talaga kayo. At sana maging successful po itong ating programang ito. Muli, maraming salamat and congratulations to the City of Pasig. Ang dream namin sa Central Bank, yung small transactions naman, walang fees. Naghahanap pa rin kami ng solusyon and we're working closely with the banks and all the other operators so that we can at least, because mahirap naman, ang pasahe mo 15 pesos, ang fee mo, ang transfer fee, 15 pesos din. Ano? So, nadodoble. So these are some of the things that we've seen that have to be solved. I'm very optimistic at maraming salamat sa Pasig at sa lahat ng mga partners natin sa financial sector. At of course, lalong-lalo na sa lahat ng mga mamayan na gagamit nito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mahalagang araw ito sa mga Pasigueño sa kadahilan ng kauna-unahan ang lungsod ng Pasig sa napili ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa rehiyon ng NCR para ilunsad ang naturang proyekto. Panoorin natin ang ilan sa mga kaganapan ng account opening day ng Paleng QR PH Plus sa Pasig Mega Market Lungsod ng Pasig. Mga kasama ko po sa lokal na pamahalaan na sumuporta sa programang ito, Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, at siyempre sa ating mga konsehal dahil sila naman po nagpasa ng ordinansa para sa Paleng QR Plus. Narinig na po natin kanina ang dalawang konsehal, sila po yung may akda. Nagsalita po si Councilor Marion at siyempre ang pangunahing may akda na si Councilor Simon Tantoco. Congratulations on the passage of the ordinance. Thank you for all the work that you did sa mga committee mo. Alam niyo, si Councilor Simon, nag-soul searching pa siya para lang maipasa ang ordinansang ito. Ito pong paglunsad natin ng Paleng QR Plus ay simula pa lang po. Naniniwala po ako na step 1 pa lang po ito. At narinig na po natin kanina sa mga unang nagsalita, di ko na po uulitin lahat ng mga benepisyo nito para sa atin, bakit maganda ito, mula sa maganda ito para sa ekonomiya natin, makatulong ito para labanan yung mga counterfeit, magiging sakto na yung panukli, yung sukli sa atin, yung mga nawawalang coins, ang laki ng ginagastos ng BSP every year sa pagpapagawa ng mga barya. Sa mas practical na level, makakatulong po ito sa mga maninindan mo natin, sa mga vendors, sa mga muibili po, sa mga kliyente, mga customer natin, sa palengke, marami, being sa financial inclusivity,
Yan po isa sa pinaka-importante rito na makakapag-loan tayo sa mas mababang interest, makakapag-loan tayo na hindi na kailangan ng collateral. Ang dami po, hindi po mabibilang sa kamay ang benepisyo sa atin ito. Kaya ang hinihiling ko lang po sa ating mga vendors, lalo na, you know, yan, inatita sila, na yakapin po natin ito. Isa po itong, opo, pagbabago po ito, bagong teknolohiya, bago sa marami sa atin, pero naniniwala po tayo na talagang makakatulong po ito sa atin. At dito sa Mega Market po, marami tayong ginagawa para lalo pang palaguin ang ating palengke, para pagandahin, palinisin, at lahat po, no, this year, 2023, yung mga naantala dahil sa COVID. Although may mga nagawa po tayong improvements during COVID sa ating palengke, pero taong 2023 hanggang taong 2024, baka yung iba lumagpas hanggang 2025, ito po, 2 to 3 years na makikita natin malaking mga improvement sa ating Pasig City Mega Market. Sa tulong po ng lahat ng kasama natin dito, muli po, hindi ko na masyadong ahabaan. Lahat po ng importanteng sabihin ay nabanggit na, nabati na rin naman po lahat ng mga kailangan batiin. Gusto ko lang pong i-congratulate, bilang panghuli, congratulations sa lahat ng stakeholders, sa lahat ng partners. Patuloy po tayo magtrabaho. Pagandahin natin ang palengke, number one. At number two, yung mga magandang gagawin po natin dito, yung palengke QR Plus, siguraduhin natin na hindi siya magtatapos sa palengke. Napili natin yung palengke dahil ito yung sentro ng lokal na ekonomiya sa lungsod natin, lalo na sa poblasyon area at even beyond. Pero ang layunin po natin dito, ang goal po natin dito ay hindi siya manatili sa palengke lang. Yung palengke QR Plus, yung mga QR code and every yung mga yung technology na pinakikilala natin ngayon, yung mga platforms, yung mga kasama natin, gusto po natin maging citywide na po ito. Hanggang sa Toda, hanggang sa iba't ibang merkado sa ating lungsod, iba't ibang tindahan, hanggang sa mall, hanggang sa city government, dapat ma-adapt na rin po natin ito. Pero magsisimula po ang lahat dito sa Pasig City Mega Market. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Basically, just to reiterate, originally kasi itong palengke QR ordinance, nung binaba po sa atin to ng BSP, tatlo po talaga yung sektor na dapat tatamaan. Yan po yung Toda, yan po yung Mega Market, at yan din po yung ano, yan din po yung sari-sari store. Pero for the time being, we decided to choose just one sector first, at yan po yung Pasig Mega Market. Bakit po? Kasi geographically wise, mas madali silang ipagtipon-tipon. Mas controlled environment. Therefore, we decided to push that ordinance for the Pasig Mega Market. When it comes to implementation naman po, ang pinasok po natin sa Section 6 ng ordinansa is the allowance of rental payment through digital mode of payment. Why do we want this? Ang feedback na nakuha natin sa market vendors, tatanggap sila ng GCash, pero pag magbabayad sila ng renta sa admin, may service fee, kaya makakaltasan sila. I think that's about 15 pesos. And pangalawa, pagbayaran ng renta, syempre since wala pa tayong digital mode of payment, kinakailangan physically pumunta po sila doon sa tanggapan kung saan nila babayaran. With this insertion, with Section 6D, they will be able to have the option na bayaran po nila yung renta via online through GCash or any digital mode of payment. So, with this aspect, makakaiwas na sila sa service fee. At the same time, pwede nila bayaran kahit nandito sila sa pwesto nila, hindi na sila luluwas pa. So, these are just the practical reasons. So, maswerte naman po tayo that we have a very supportive executive. Andiyan din po si Mr. Joey Molina na siyang mag-implement po ng digital mode of payment. And we are hoping that this is just the first step. Sana in the future, pati yung pagbayad ng iba't ibang permits or government fees through digital mode of payment na rin as an option. It should be implemented within the first half of this year. So, we will align with the executive on how they will properly implement it. Pero doon po sa ordinansa natin, supposed to be effective in the first half of this year. Yan. Una-una, thank you sa BSP and sa lahat ng mga financial partners para magkaroon ng palengke QR PH Plus.
launch dito po sa ating Pasig Mega Market. So, it's a small step ano towards digitalization. Pero sana i-embrace po nating lahat na masanay na tayo na una-una yung cashless transaction kasi it's more beneficial sa ating lahat. So, sana kung may mga kalituhan naman, may mga booth naman po na nakatayo dito ang ating mga financial partners like GCash, Paymaya, Cebuana para sa mga katanungan. Pero ito po ay isa sa mga hakbangin natin papunta sa digitalization. Sana yakapin natin ang gusto. Buhay po kayong lahat and God bless po. More power sa vlog ng Pasig. So, ano masasabi niyo sa ano GCash launch na dito nga sa Pasig Mega Market? Okay naman kasi pag ganyan mga ano, may walang mga cash pa sa GCash, automatic ano, yung wala nang supli, yun ang ano, sakto-sakto lang yung balot. So, ikaw ready na bang yung tindahan sa GCash? Ready na. Ready na. Okay lang kung GCash yung gagamitin. Hindi ka kakabakaba na ikaw matukutan dahil GCash na yung gagamitin mo. Pre-pre na yung pera mo, mura pa. Very convenient po kasi hindi na need maghawak ng pera or wallet. Tsaka kailangan na lang yung phone. Lagi naman nating hawak yung phone natin kaya no problem. Ano lang, make sure lang na may data lagi. Yun lang yun. Kumbaga convenient po sa mga mamimili kasi usually po karaniwan po mga mamimili po dito ang dala po nila ay cash. Ngayon kahit po na wala po silang available dalang cash through palengke QR code makakabili po sila at the same time po yung sa health po natin safety kasi kumbaga hindi po nagta-transfer yung money po natin kung saan-saan pong section, di ba po? Di ba? Syempre minsan may basa po. Automatic dito po. Saka yung security po. Kaya po kanina po, nandito po ang ating governor ng Bangko Sentral sa si Mayor Bico. Sinubukan po nilang gamitin po itong palengke QR code. Yun po, napaka-convenient do. Kasi pag-scan nila, automatic po, pumasok na po kaagad po. Kaya yun po din po yung advice ko dito po sa food court, sa mga membro ko na kasi sabi po kasi nila, fast moving po, na mahirap. Pero siyempre po, millennial na po tayo. Kailangan nun natin mag-improve, gamitin natin na yung digital payment. Kaya kung maraming services po ang mga naandito po din lang noong ngayon, hindi lang po ang mga GCash, meron pang Smart, meron Paymaya, na handang tumulong po para po sa ano po ng mga mamimili, security po sa pamimili po nila, lalo na po dito sa market. Maraming salamat po! Congratulations sa lahat ng stakeholders ng Palengke QRPH Plus. Ito na ho ang hudyat ng pagiging madali at safe at epektibong pagbabayad at epektibong pagnenegosyo dito sa Pasig. Well, again, proud Pasigueño, first in the Metro Manila na i-launch itong Palengke QRPH Plus and sana magamit nga ng ating mga vendors dito ang digital platform na ito dahil dadali ang buhay at mas maraming benepisyo po para sa ating lahat. Both sa mamamili natin at sa mga vendor. So, please, try it out. Punta kayo dito sa Palengke at subukin nyo gamitin yung digital platform ng Palengke QR Plus.